Maraming salamat sa iyo, kapatid na chairman, sa pamahala sa mga sa araw nito, sa ating memorial meeting. At sa muli, mga kapatid, ako ay muling nagagalak na makapagbigay muli ng isang eksortasyon sa araw na ito. At matagal-tagal na rin, mga kapatid, na ako ay hindi nakapagbigay ng isang eksortasyon, at ako ay sa pagkakataon na ito ay muli akong magbibigay ng aral sa inyo sa pamamagitan ng salita ng ating Pinong Diyos. At bago pa man yan, mga kapatid, bago nga tayo dadako sa ating reading sa umaga nito, ay napakaganda ng ibinigay sa atin ng aral ng ating kapatid na Albert kanina. Na kung mapapansin natin, mga kapatid, ang kanyang readings ay sa sulat din ng ating Apostol Pablo. At aking readings din, mga kapatid, ay natatapat din sa sulat ng ating Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya nga sa mga oras na ito, napansin ko, mga kapatid, na ito ay connection din sa binigay ng ating kapatid na Albert kanina, ang aking topic sa mga oras na ito. At bago nga tayo magsimula sa ating exhortation, mga kapatid, siguro marami na sabot sa atin ang familiar sa ating readings. Siguro ay paulit-ulit na natin itong nababasa sa ating daily readings, at ganoon pa man ay siguro na ibigay na rin ito ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, kung mapapansin natin, paulit-ulit man natin itong binabasa o paulit-ulit natin itong tinatalakay, ngunit isa lamang, mga kapatid, ang gusto kong iparating sa inyo. Na kung mapapansin natin, mga kapatid, kaya nga natin paulit-ulit na gumamit ng ating mga cellphone na hindi tayo nagsasawa, mga kapatid. Ngunit, huwag nawa tayong magsawa rin sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng ating mga nakaraan na mga exhorter, kaya nga natin magpuyat, mga kapatid, na hindi naman ito patungkol sa kaligtasan, at hindi natin kaya na makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos sa isang oras man lamang. Kaya nga, sa panahon natin ito, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng hopeless world, mga kapatid. Na sa buong mundo, sa lahat ng parte ng mundo, mga kapatid, ay nararanasan natin ang strife, mga kapatid. Ang hunger, pagkagutom, pollution, violence, crime, mental stress, drug abuse, alcoholism, economic crisis, unemployment, and material hardship, mga kapatid. Kaya nga, hindi natin naman maitatanggi na hindi rin natin ito nararanasan, mga kapatid. Ngunit mayroon tayong source of hope, mga kapatid. Ang source of hope natin, mga kapatid, na there is one source among us which has never misled us by encouraging false expectation, mga kapatid. Walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Biblia. Ito lamang yung pinagkukunan natin ng pag-asa, mga kapatid. At alam naman natin, sa panahon natin ngayon, ay naghahanap tayo ng isang leader, mga kapatid. Isang maumuno sa bawat sa atin, na isang magdadala sa bawat sa atin sa ating kaligtasan. At alam naman natin, mga kapatid, in the Bible, the coming of the leader capable of leading all nations in peace and justice is clearly foretold, mga kapatid. So, alam naman natin, mga kapatid, wala tayong ibang inaasam kundi yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, na siya lamang yung magbibigay sabot sa atin ng ating kaligtasan. Okay. Ngayon, mga kapatid, dadako tayo sa ating exhortasyon na siyang binasa sa atin ng ating kapatid kanina. Siguro, mga kapatid, is napansin nyo, ano kaya yung magiging tema natin sa umagang ito? Ano naman kaya yung pagkukunan natin ng pansin sa ating readings, sa ating binasa, mga kapatid? Okay, sa ating binasa, mga kapatid, siguro
nabasa natin yung word na faithful or tapat, mga kapatid. Katanungan sabaw't sa atin bago tayo magpapatuloy, mga kapatid, nasubukan na ba natin na maging tapat sa ating mga kapatid? Or prangka, mga kapatid, nasubukan na ba natin siyang magtapat sa kanya or iprangka kung ano yung nagawang kasalanan ng ating kapatid? Kaya nga, mga kapatid, sa ating readings, kung ating ang babasahin in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sabi dito, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So ito yung gustong iparating sa bawat sa atin ng ating Apostol Pablo. Kinakailangan sa mga katiwala. So sa madaling salita, mga kapatid, hindi lang dito yung mga ibis or yung mga arranging brethren natin, mga kapatid, kundi sa lahat ng mga membro ng iglesia natin, mga kapatid. Sabi dito, kinakailangan. So kinakailangan, mga kapatid. Ang kinakailangan na gustong iparating dito is yung maging tapat, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, ano bang ibig sabihin sa bawat isa atin ng isang tapat, mga kapatid? Ang tapat, mga kapatid, ang ibig sabihin pala nito, mayroon tayong mga synonyms, mga kapatid, ng word na tapat. Ang word na tapat, mga kapatid, ito yung diretso. Prangka, sincero or sincere. At ganoon din yung tunay or walang tinatago. At ganoon din wasto at nasa tama. Totoo at hindi mapagkunwari. So ito yung ibig sabihin ng tapat, mga kapatid. Kaya nga, sa lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan natin na hindi tayo yung playing safe, mga kapatid. So ito yung gustong iparating, yung hindi tayo dapat na playing safe, kinakailangan natin maging prangka. At napansin natin, mga kapatid, sa lahat ng mga katanungan is connected din ito sa kanilang mga tanong, mga kapatid, kanina. Kaya nga, mga kapatid, kung maalala natin, ang whole chapter ng 1 Corinthians, mga kapatid, at ganoon din yung 2 Corinthians, alam naman natin, mga kapatid, walang ibang sobrang pinagalitan ng ating Apostol Pablo kundi ang Corinthians Ecclesia, mga kapatid. Ngunit, dahil sa mayroong nababalita ang problema ng ating Apostol Pablo, mga kapatid, na nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa Eklesya ng Corinto, mga kapatid. At kung ating ang babasahin in 1 Corinthians chapter 1 verse 11, mga kapatid, sabi dito, sapagkat ipinatatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid, ng mga kasangbahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. So sa panahon na ito, mga kapatid, napansin dito ng nabalitaan ng ating Apostol Pablo na nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa Eklesya ng Corinto, mga kapatid. Kung mapapansin natin, mga kapatid, nabanggit dito yung kasangbahay ni Chloe. Ang kasangbahay, mga kapatid, ito yung mga katulong sa loob ng bahay, mga kapatid, o yung mga katulong ni Chloe. Alam natin, mga kapatid, na nagkaroon ng pagtatalo-talo. Ngunit, bakit sa dami-rami na pwede magsumbong, mga kapatid, is bakit yung mga kasangbahay ni Chloe? Bakit kaya, mga kapatid? Isipin natin, mga kapatid, nagkaroon ng pagtatalo-talo sa loob ng iglesia. Ngunit walang ibang nagsumbong, kundi yung mga kasangbahay, yung mga katulong ni Chloe. Okay. Bilang pagpapatuloy, mga kapatid, kung ating babasahin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 5, sabi dito, sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Ano di yata't wala bagas sa inyo ng isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? In 1 Corinthians chapter 4 verse 14, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Dito, mga kapatid, ipinapakita ng ating Apostol Pablo dito, nang ibig sabihin pala dito, mga kapatid, ayaw niya, hindi niya gusto na pahiyain ang isang kapatid, kundi ginagawa niya ito dahil concern ng ating Apostol Pablo.
concern siya sa mga kapatid. At ganoon din, dahil sa isang nagkasala ang isang kapatid sa pananampalataya, dahil sa kanyang pagmamahal, mga kapatid, sabi niya dito, hindi niya gustong hiyain kasi nga mahal niya. Hindi niya gustong ipahiya ang kapatid sa pananampalataya, kundi pinapalahanan siya upang dahil mahal niya itong mga kapatid. Kaya nga sa bawat isa atin mga kapatid, kung mapapansin natin, alam naman natin mga kapatid na meron ding mga problema sa loob ng ating iglesia mga kapatid. Ngunit sinabi ng ating Apostol Pablo na hindi naman niya itong gustong pahiyain mga kapatid. Ngunit dahil concern siya na at ayaw niya itong mawala sa pananampalataya, anong ginagawa niya mga kapatid? Nagbibigay siya ng advice mga kapatid. Kinakausap niya ito. Kaya nga dahil mahal niya ito mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, dahil sa pagkakaroon ng pagtatalo-talo sa Korinto mga kapatid, sa Eklesia ng Korinto, kung ating ang babasahin in 1 Corinthians chapter 1 verse 12, sabi dito mga kapatid, ibig ko ang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Ano ang napansin natin mga kapatid? Sa ating binasa, napakalinaw dito mga kapatid na nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng pagkakampi-kampi mga kapatid. Na sinasabi dito mga kapatid na dahil sa lahat sa Corinto Ecclesia, sinabi nila dito na ako'y kay Pablo, ako naman kay Apollos, ako kay Cephas, at ako'y kay Kristo. So nagkakaroon ng pagkababahagi mga kapatid. Kaya nga't napakahirap dito mga kapatid na isa lang ang ibig sabihin dito mga kapatid na dahil sa nagkakaroon ng division, hindi sila nagkakaisa mga kapatid. Dahil sa pagkakaroon ng pagtatalo-talo. Okay. Kung naalala natin mga kapatid, yung story ni Akan. Kung maalala natin mga kapatid, yung karakter na si Akan. In the time of Israel, mga kapatid. Kung ating ang babasahin, mga kapatid, in the time of Israel, kung ano ba yung ginawa ni Akan, mga kapatid, sa Israel, mga kapatid, sa time ni sa Joshua, mga kapatid. Kung ating ang babasahin in Joshua chapter 7, verse 20, sabi dito, mga kapatid, at sinabi ni Josue kay Akan, anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magpahayag ka sa kanya at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Josue at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang 1 dila na ginto, na 50 siklo ang timbang ay aking nang inimbot at aking kinuha. At narito, nang nakukubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim ng niyaon. Sa pagkakataon nito mga kapatid, nagkasala si Akan mga kapatid. Ngunit masasagot natin 'yan mga kapatid, at hindi lamang si Akan ang nagkasala sa time nito mga kapatid. Ang tanong dito mga kapatid, dahil sa mayroong kinuha si Akan mga kapatid, bakit wala kayang nagsumbong? Tanong mga kapatid, bakit kaya walang nagsumbong? Bakit kaya hindi isinumbong si Akan kay Josue mga kapatid? Bakit kaya? Bakit kaya mga kapatid? Kung tatanungin, kung isipin natin mga kapatid na marami naman sila sa time na ito, ngunit bakit kaya walang nagsumbong mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, isa lamang ang sagot dito mga kapatid. Walang nagsumbong kasi damay silang lahat mga kapatid.
Yung point dito, mga kapatid, is kasi nga walang nagsumbong, kasi nga damay or nagkasala ang lahat, mga kapatid. Okay. Bilang pagpapatuloy, mga kapatid, in Joshua chapter 7 verse 1. Sabi dito, mga kapatid, ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, sapagkat si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Zabdi, na anak ni Zira sa lipi ni Juda, ay kumuha ng itinalagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. So, sa ating binasa, mga kapatid, napakalinaw dahil sa napansin natin na wala man lang isang nagsumbong. Walang nagsumbong, mga kapatid, kasi nga lahat pala sila, mga kapatid, ay kumuha rin, mga kapatid. Mayroon silang kanya-kanyang mga kinuha. So, isipin natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa ating mga kanya-kanyang mga iglesia, tatanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung bakit kaya wala rin nagsusumbong, mga kapatid. Siguro ba na lahat din ba tayo is nagawa rin din natin ba yung kagaya ng ginawa ni Akan, mga kapatid? Siguro, mga kapatid, meron tayong mga kanya-kanya mga ginawa, at ganun din, kung isipin natin, mga kapatid, yung tanong dito is naging tapat ba tayo, mga kapatid? Kaya nga, balik tayo sa sulat ng ating Apostol Pablo, mga kapatid. In Philippians chapter 1, verse 19 to 11, in Philippians chapter 1, verse 9 to 11, mga kapatid, sabi dito, at ito'y dinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. So dito, mga kapatid, gustong iparating dito ng ating Apostol Pablo, sabi niya dito, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat, mga kapatid. So napakaganda ang kanyang paalala about sa atin sa time ng Philippians, at ganun din, isa rin itong paalala about sa atin, mga kapatid, na upang mga kapatid, paulit-ulit niya itong binanggit, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, mga kapatid. Okay, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung mapapansin natin na mayroon naman tayong fruit of spirit. At yung fruit of spirit, mga kapatid, is mababasa rin din natin sa sulat ng ating Apostol Pablo, mga kapatid. At alam naman natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kinakailangan talaga natin na magkaroon tayo ng bunga. Ano ba yung bunga na ito, mga kapatid? Kung ating ang babasahin, mga kapatid, in Galatians, mga kapatid, in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ito yung gustong iparating din sa bawat sa atin ng ating Apostol Pablo, na kinakailangan din natin ng magkaroon tayo ng bunga, mga kapatid. Siguro familiar na sa bawat sa atin ang fruit of spirit, na ito ay mababasa natin in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Nasabi dito ng ating Apostol Pablo sa kanyang sulat, natapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Alam naman natin, mga kapatid, na hindi talaga nawawala sa bawat sa atin ang pag-ibig sa kapatiran. At ganoon din yung katuwaan. Love, joy. So yung katuwaan, hindi naman natin ito. At ito, ang katuwaan, mga kapatid, ay ginagawa rin naman natin. Nasa ating puso rin naman, mga kapatid. Ang kapayapaan, yung peace. Yung peace, mga kapatid, is nandito rin sa ating puso, mga kapatid. At next, mga kapatid, is
Next, mga kapatid, is yung pagpapahinuhod, mga kapatid. Is yung long suffering, mga kapatid. Long suffering. At alam naman natin, mga kapatid, nandito rin sa bawat sa atin yung long suffering, yung kagandahang loob, yung kabutihan, at ganoon din yung pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil laban sa mga gayong mga bagay walang kautusan. So, alam naman natin, mga kapatid, meron din naman tayo yung kaamuan, yung pagpipigil. Ngunit, mga kapatid, how about sa pagtatapat, mga kapatid? Siguro sa bawat sa atin na meron kasi sa bawat sa atin na hindi tayo yung prangka kung magsalita, mga kapatid. Hindi tayo yung direct to the point. Kung alam naman natin, mga kapatid, na yung tanong nga kanina, kung paano nga natin ito sasabihin sa isang kapatid kung siya ba ay nagkasala. Alam naman natin, mga kapatid, na nakakailang mga kapatid na iprangka natin. At ganoon din, meron naman tayong mga maayos kung paano nga natin ito sasabihin sa kanya. Napakaganda rin yung sagot kanina, mga kapatid, ng sinabi sa about sa atin ng ating kapatid na Albert sa kanyang mga kasagutan, mga kapatid. Kaya nga, sa mga oras na ito, mga kapatid, na lagi nating isipin, mga kapatid, kung tayo ba ay naging tapat na rin sa ating iklesia, mga kapatid. Okay. Tanong ulit, mga kapatid. Ito yung katanungan ko ulit. Bakit kaya walang mga pangalan, mga kapatid? Yung mga kasambahay ni Chloe. Bakit kaya wala silang mga pangalan? Sila ba ay mga kapatid din? Tandaan natin, mga kapatid, kung sila nga ay mga baptized din, so sila sana ay na-mention ng kanilang mga pangalan. Ngunit hindi nga na-mention yung kanilang mga pangalan, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Corinthians sa ating reading, chapter 1, verse 11, mga kapatid, sapagkat ipinatatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe. So, hindi na-mention yung kanilang mga pangalan, mga kapatid. So, hindi na-mention na kanilang mga pangalan. So, it means, hindi siguro sila mga baptized, mga kapatid. Okay. Bilang pagpapatuloy, mga kapatid, is, mayroon tayo, nagbigay ng example ang ating Penos Cristo, mga kapatid. Ang kanyang example dito, mga kapatid, in Luke chapter 16, verse 10 to 12. In Luke chapter 16, verse 10 to 12, sabi dito, mga kapatid, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay ng kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng inyong sarili? So sabi dito ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, nagbigay siya ng isang example na kung kaya naman pala natin maging tapat sa isang kakaunting bagay, how much more kaya, mga kapatid, sa malaking bagay, mga kapatid? So, ipinapakita dito ng ating Penos Cristo na kung kaya natin maging tapat sa isang maliit lamang na bagay, mga kapatid, so, napakalaking pagtitiwala rin sa bawat sa atin na how much more kaya sa malaking bagay, mga kapatid? Okay. Alam naman natin, mga kapatid, kung sa time ng ating Apostol Pablo sa Corinto, dahil sa pagkakaroon ng pagtatalo-talo, at napansin din natin na nagkaroon din ito ng division, mga kapatid. Ano kaya yung naging resulta, mga kapatid, kung nagkasala ang isang kapatid sa pananampalataya? Sabi ng ating Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang sulat, in 1 Corinthians chapter 11, verse 20, ito kasi yung naging resulta, mga kapatid, sa kanilang mga nagawang kasalanan, mga kapatid. Kaya nga't sabi dito,
Kung kayo nga ay nagkatipon-tipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng apunan ng Panginoon. Isa lamang yung gustong iparating sa bawat sa atin ng ating Apostol Pablo. Kung hindi tayo na, sabi dito, kung hindi tayo nagsikain ng hapunan ng Panginoon, ay ito yung tumutukoy mga kapatid sa disfellowship mga kapatid. Hindi ito sa ine-announce ng ating recording brother, kundi kung tayo nga ay nagkaroon ng pagkakasala, ay kung hindi tayo nag-take ng bread and wine, i-disfellowship na rin natin yung ating sarili mga kapatid. Kaya nga, nagbigay pa ng isang example ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. In Matthew chapter 25 verse 21, sabi dito, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamahalin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, napakaganda yung sinabi ng ating Panginoong Kristo mga kapatid, na sa maliit lamang pala na bagay mga kapatid, kung tayo ay naging matapat sa isang maliit na bagay o sa kakaunti, so, gusto sabi dito mga kapatid na pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, napakaganda yung sinabi ng ating Panginoong Kristo mga kapatid na about sa kakaunting, kung tayo ay naging tapat sa isang kakaunting bagay mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga kanina na kung tayo ay naging tapat sa kakaunti, so kaya rin natin maging tapat sa malaking bagay mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, mayroong dare ang ating Apostol Pablo mga kapatid. Meron siyang dare or meron siyang hamon mga kapatid. Ang dare niya sa bawat isa sa atin mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 6 verse 1, sabi dito mga kapatid, nangangahas baga ang sinuman sa inyo, kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. So, mayroong dare yung ating Apostol Pablo mga kapatid. Every one of us or every each of us na gusto niyang i-dare ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na mga kapatid, na bilang mga mananampalataya na sabi dito, kung mayroong anong bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. So, yung dare niya dito mga kapatid, kaya ba natin na kausapin o kaya ba natin iprangka sa ating kapatid na nagkasala mga kapatid? Kaya ba natin mga kapatid? Kaya ito yung dare sa atin ng ating Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, sa dare niya ito, kung isipin natin, sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kung nagawa nga natin sa kakaunti, how much more kaya mga kapatid sa malaking bagay. Kaya nga mga kapatid, gustong iparating sa atin ng ating Apostol Pablo na kinakailangan natin na maging tapat mga kapatid. Kasi nga, ito ay kabilang sa fruit of spirit mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, bago nga tayo magtatapos sa ating eksortasyon, kung maalala natin mga kapatid na ang ating Apostol Pablo at ganoon din si Peter mga kapatid, si Peter kasi mga kapatid palaging nakakarinig ng mga good, ng mga magagandang mga words mga kapatid. Palagi siyang nakakarinig ng mga good, ng mga salita. Ngunit, nung siya ay pinagsabihan ng ating Apostol Pablo, mga kapatid, siya ay sobrang, kung mapapansin natin mga kapatid, siya ay sobrang nanghina, mga kapatid. Ang gustong iparating dito, mga kapatid, na ang lesson dito, mga kapatid, na sa time ni Paul at ni Peter, na mahirap sa bawat isa sa atin na palagi kasing good yung ating naririnig. Na kung sinasanay kasi tayo mga kapatid na palaging good na lang yung ating mga naririnig, so kung makakarinig na tayo ng bad or ng mga negative na mga ginawa natin, tayo ay madidismaya mga kapatid. Tayo ay manghihina. Kaya nga mga kapatid, bilang
mga katiwala o bilang mga mananampalataya kay Kristo, kung tayo nga ay maging tapat, mga kapatid, at kung alam naman natin na kung tayo ay nakagawa talaga ng ating mga kasalanan, at kung nakita talaga tayo ng ating kapatid na tayo ay, kung ginawa natin ang isang bagay na siyang hindi kaayaya, so kinakailangan natin kumprontahin ang isang kapatid. Siguro ito yung dare nga ng ating Apostol Pablo, mga kapatid, sa bawat isa atin, na kinakailangan na tayo ay maging tapat, mga kapatid. Kung mapapansin natin, mga kapatid, yun nga na sinabi nga na sa nakalimutan ko lang, mga kapatid, sa kung saan tumabasa, kasi nga sa time na ito is palagi kasing good yung naririnig. Kaya nga sa bawat isa atin bilang mga mananampalataya na mahirap talaga na palaging good na lang yung mga naririnig natin sa ating mga kapatid. Kung nakarinig tayo ng na siyang nakapagbibigay na kung nakarinig tayo ng ating mga ginawang kasalanan, ito naman yung nakakapagbigay ng disappoint sa atin kung alam nakapag-disappoint o nakakapanghina sa bawat sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung iprapang ka or tapat tayo sa isang kapatid na kung ginawa man niya ito, siguro mga kapatid, hindi naman tayo dapat na matakot. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoong Kristo bilang kauli-ulian nating babasahin, mga kapatid. In Matthew chapter 18, mga kapatid, in Matthew chapter 18, verse 15, mga kapatid, sabi dito, at kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. So, kung babasahin natin lahat ito, mga kapatid, ang gustong iparating dito ng ating Panginoong Kristo, kung nagkasala man ang isang kapatid, kinakailangan natin siyang kausapin personal, mga kapatid. Kung ayaw niya mang aminin yung kanyang ginawang kasalanan, kinakailangan din natin magdala ng dalawa o sa tatlo, mga kapatid. At kung hindi pa niya inamin yung kanyang ginawang kasalanan, dalhin mo na yung buong iglesia at at sabihin sa kanya kung ano yung nagawa niyang kasalanan, mga kapatid. Siguro, mga kapatid, ay napakaitli lamang ating exhortasyon sa umagang ito, ngunit ito ay kapupulutan nating aral, mga kapatid. Kaya nga, sa mga oras na ito na sa ating harapan ngayon, ang iniwang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo na walang iba kundi ang tinapay at ang bino na siyang kanyang sinakripisyo sa bawat sa atin upang sa ating ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at ganoon din ay paumanhin na kung ito ay naging maingay man kanina, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong pakikinig.